In this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung death benefit mula sa SSS at magkano yung pwedeng makuha mula dito. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng SSS, that's sss.gov.ph. Mag-login lang tayo dito para makita muna natin kung paano nga ba malalaman yung death benefit ng isang miyembro. After makapag-login, close ko lang to, close lang ulit. Punta tayo sa inquiry, eligibility, at retirement, death, or funeral. Date of contingency, ibig sabihin kailan ba nangyari itong death na tinatawag. So halimbawa, ngayon siya nangyari, click ko yung submit. At hanapin dito yung death o pension. Bago natin i-click yan, malalaman din natin kung nakakailang contribution na ba yung miyembro na siyang pwedeng magamit sa computation para sa death pension. Click natin to. At ito yung pwedeng makuha. Pwedeng 8,800 na monthly benefit. Ibig sabihin makukuha to ng mga naiwan ng miyembro. O di naman kaya lump sum na ganitong amount, nasa 284,000. Depende ito sa naging contribution ng miyembro, pwedeng pumunta sa inquiry contributions at makikita dito yung mga contributions na yon. And now, possible tanong nyo na paano ma-access yan e patay na nga yung miyembro. Pinapakita ko lang sa inyo yung proseso na pwede talaga siya ma-access. Pwedeng hindi kayo yung mag-access nito, pwede kayong pumunta sa SSS branch para malaman nyo kaagad. Or di naman kaya may mga pagkakataon na may pinagkakatiwalaan yung miyembro na pwedeng ma-access ng asawa niya yung SSS online account. At kung may access nga doon, pwede niyong i-check mula sa phone niyo mismo o sa computer ninyo kung paano nga ba malalaman yung mga contributions maging yung mga pwedeng makuha katulad ng funeral benefit, death benefit, retirement benefit at marami pang iba. Pag-usapan din natin very quick yung sa death benefit, diniscuss yan dito sa website ng SSS, sino ba yung pwedeng makakuha nito. Yung monthly death pension ay maiiwan doon sa mga beneficiary ng deceased member, ibig sabihin ng namatay. Sino-sino ba yung beneficiary? Pwedeng yung asawa nito, pero pag nagpakasal na ulit yung asawa, hindi na siya magiging beneficiary. Bukod sa asawa, pwede rin maging dependent ang legitimate or legally adopted, legitimated na mga anak below 21 years old. Dapat hindi sila employed, hindi rin kasal. Yun yung sa monthly death pension na nakita natin dito. Saan naman papasok yung sa lump sum katulad nito? Yung lump sum naman ay may iwan doon pa rin sa beneficiary ng deceased member, pero kung less than 36 monthly contribution lang ang nagawa nila, walang choice kundi lump sum lang. May pagkakataon na mas maganda yung monthly death pension kasi hanggat dependent ka pa rin, makakakuha at makakakuha ka ng pera kahit lagpas pa siya doon sa tinatawag na lump sum. Hihinto lang yung pagkakuha ng pension, katulad nga na sabi dito, pag nagpakasal ulit yung spouse, or hindi na sila pasok sa criteria na to na more than 21 years old or basically hindi na sila dependent. Bukod pa dyan, kapag monthly death pension, may makukuha pang 13th month pension sa kada buwan ng Disyembre mula sa SSS. So yun yung mahalagang information tungkol sa SSS death pension, kung paano siya malalaman, kung paano siya ma-access sa SSS online account ninyo. Bukod pa dyan, pwede rin malaman kung nakakailang contribution na ba talaga yung miyembro. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!